little two, little three, little Dumbai, four, little five, little six. Sabi ng aking yolo, yeah man, magbigay galang po sa inyo. Siguradong mapapakembot ka o mapapasayaw kapag narinig mo ang mga tugtugin ito, mga reggae sounds na nagmula pa sa bansang Jamaica. At dito sa Pilipinas, isang Pinoy singer ang nagpauso ng mga ganitong klaseng tugtugin. At siya ay nakilala sa pangalang Black Jack. Magandang araw mga kapangan. Muli ay magkwentuhan tayo tungkol sa mga paborito nating sikat na singer o banda. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang tao na naghahandog ng kakaibang tugtugin na tumatak sa puso ng bawat Pilipino. Pero bago nga pala yan ay huwag munang kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pindutin na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga latest uploads. Pero kung di nyo naman krusyonada ang aking mga content, abay pwede na kayo mag-skip sa aking channel. At para naman sa mga taong makukulit, eto ang masasabi sa inyo ni Black Jack. Si Joseph Amoto Formaran o mas alam sa pangalang Black Jack ay isinilang noong July 25, 1969 mula sa probinsya ng Zambales. Siya ay anak ng isang G.I. Joe o isang U.S. military personnel na naka-assign noon sa Subic Naval Base bago pa pumutok ang bulkang Pinatubo. Pero dahil sa mapagbirong tadhana, bata pa lamang si Black Jack ay iniwan na sila ng kanilang nagiritong ama. At ayon sa aking malalim na research, maaga din pumanaw ang kanyang ina kung kaya naging palaboy-laboy si Black Jack sa mura pa lamang edad. Ganun pa man, isang mag-asawa ang nakaramdam ng awa sa kanya kung kaya't kinupkup nila si Black Jack at pinag-aral sa isang public school sa bayan ng Castillejos. Binata pa lamang si Black Jack ay sadyang mahilig na siya sa musika. At dahil na rin sa alam niya na ang kanyang ama ay isang negritong Jamaican, pinili ni Black Jack na sanayin ang mga awit ng reggae dahil sumasang-ayon naman ito sa kulay ng kanyang balat. Makalipas ang ilang taon, si Black Jack ay nag-umpisa ng kumanta sa mga maliliit na resto bar. Madalas na rin siyang sumali sa mga singing competition. Tunay na maraming nasisiyahan sa uri ng kanyang mga awitin. Kaya't ito na rin ang kanyang naging daan tungo sa kanyang inaasam na tagumpay. Dahil sa hindi inaasahan, isang malaking swerte ang biglang kumatok sa buhay ni Black Jack. Dahil habang nagpe-perform siya sa entablado, tila napabilib niya ang isang talent scout dahil sa kakaiba niyang estilo sa pagkanta. At kasama na dito syempre ang kanyang pagiging natural na komedyante, no dull moments ika nga. Dahil na nga sa galing ni Black Jack, mabilis siyang inalok ng nasabing talent scout ng isang recording contract. At dito ay nakapasok na nga siya sa Viva Records taong 1997. Inilabas ng Viva Records ang kanyang debut album na tinawag nilang Noon at Ngayon. At sa album na ito ay isang awitin ang sobrang namayagpag sa ere. At ito ang kantang modelong Charing. Music please. Ang awiting ito ay nagtrending sa buong Pilipinas kaya't masasabing malaki ang pumasok na pera kay Black Jack sa una pa lamang niyang single. Dahil sa tagumpay niyang ito, mabilis na inilabas ang pangalawang awitin mula sa album niyang ito na pinamagatang Good Boy. Ang awiting Good Boy ay walang pinagkaiba sa modelong Charing dahil nakasungkit din ito ng isang malaking commercial success at nakabenta ng maraming kopya sa buong bansa. Pwera pa sa mga nabanggit na awitin, ilang kanta pa ang sumiklab sa OPM chart tulad ng In Love. One, two, three, yo. At isang revival song mula kay Yoyoy Villame na ang Hayop na Combo. Sa mga panahong ito ay nakilala si Black Jack bilang the king of Philippine reggae. Dahil masasabing tanging siya lamang ang nagpakilala ng ganitong uri ng musika sa bansang Pilipinas. Sa kanyang pagiging sikat bilang singer, inalok na rin si Black Jack na pumasok sa mundo ng showbiz. Naging guest actor siya sa pinikulang Alias Boy Cano ni Edo Manzano bilang siya si Michael. Sumunod pa dito ang pinikulang Eskwala at Gangland na ipinalabas naman taong 1998.
Makalipas lang isang taon, si Blackjack ay nagkaroon na ng isang leading role sa pelikula. Kasama niya dito ang veteranong aktor na si Eddie Garcia. At ito ang asin at paminta. Dahil dito ay lalong nakilala si Blackjack sa industriya at kasabay sa paglabas ng kanyang second studio album. At ito ang Magic Kapote. Sa album na ito ay kasama ang mga awiting Good Vibration, Dahil Sa'yo at ang theme song ng kanilang pinikulang Asin at Paminta. Habang namamayagpag sa kasikatan ang kanyang second album, sumunod dito ang paglabas ng kanyang isa pang higanting pinikula. Dito ang pinikulang Wait a Minute, Kapeng Mainit. Ba't hindi ka mangutang dyan sa baba kay Aling Mecha? Utang na naman eh! Ang haba na nalista. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, taong 2005 ay nakabuo pa si Blackjack ng isa pang studio album na ang Bombay. Kasama sa album niyang ito ang awiting Bilin ni Lola. Ganun pa man, sa hindi malamang dahilan, hindi na masyadong sumikat ang mga nasabing awitin mula sa album niyang ito. At mula noon ay tumamlay na ang karera ni Blackjack sa industriya, mapamusika man yan o pinikula. Maraming balita na rin ang kumalat sa social media na si Blackjack daw ay nalulong sa masamang bisyo. Pero dahil na rin sa tulong ng kanyang asawa na si Twinkle Estanislao, kasama ang kanyang apat na anak, muling bumangon si Blackjack mula sa kanyang pagkakadapa at muling binuhay ang kanyang karera. Taong 2007 ay muli siya nakapag-release ng isa pang album na pinamagatang Blackjack Tribes. Dahil dito ay muling nanumbalik ang sigla ng kanyang karera sa industriya. Pero tila yata sadyang makulit ang masamang bisyo at sadyang ayaw tantanan ang buhay ni Blackjack dahil tila nagpatuloy siyang muli sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw, taong 2016, isang nakakabiglang balita ang sumabog sa radyo at telebisyon na si Blackjack ay natagpuang patay sa kanyang tinitirhang apartment. Isang malungkot na balita. Breaking news po ito, ang singer-comedian na si Blackjack pumanaw na po ayon sa ABS-CBN News. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa kanilang bahay sa Sampaloc, Manila. Nakabalot ng plastic bag ang kanyang ulo na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ito ay ayon sa otopsiya na ginawa ng mga medical legal. Maraming kuro-kurong lumabas sa social media na kesyo dahil daw ito sa atraso sa pera kahit intentional ang pagpaslang kay Blackjack. Disclaimer lamang kapangan, ang balitang ito ay walang basihan at sabi-sabi lamang, ito'y kwentong kutsero ika nga. Anyway, medyo nakakalungkot isipin mga kapangan na isang magaling at masiyahing tao ay bigla na lamang guguho ang kanyang kwento sa buhay. Hindi kaila sa atin na ang mga awitin ni Blackjack ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino at kailanman ay hindi tumabubura sa Pinoy music history. Bueno mga kapangan, hanggang dito na lamang ang ating kwento. Sana huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga latest uploads. Ta-ta!